Sa video na ito, magsasagot tayo ng mga exercises tungkol sa triangle inequalities. Tingnan natin itong first example natin. State whether it is possible for a triangle to exist within sides of the given length. So, binigyan tayo dito ng tatlong measurement. Makakabuo ba tayo dito ng isang triangle? Para masagot ang question na ito, kailangan natin itong gamitan ng ating unang triangle inequality. At itong yon. Anong sinasabi niya? The sum of the lengths of any two sides of a triangle is greater than the length of the third side. Halimbawa, meron akong ganitong triangle. Bigyan natin ng pangalan. Ang sinasabi niya, kapag kumuha ako ng dalawang sides, halimbawa si A at B, pag inadd ko sila, yun, the sum, kapag inadd ko yung dalawang side, dapat lagi siyang mas malaki kaysa doon sa third side. So similarly, halimbawa, ang kinuha ko naman si B and C, dapat B plus C should be greater than A. And halimbawa naman, lastly, ang kinuha ko ay si A at C. Si A at C, the sum, should be greater than B. So halimbawa, balikan natin itong example natin kanina. Gamitin natin ang triangle inequality. Kukuha ko ng dalawang sides. So si 6 at si 11, iko-compare natin siya sa 7. Si 6 and 7, at lastly si 11 and si 7. Titingnan natin kung totoo ba to. Ito 6, 7, 11, ito yung 6. So, totoo ba tong lahat ng inequalities na to? 6 plus 11 is 17. That's greater than 7. Correct. 6 plus 7 is 13. That is greater than 11. At lastly, 11 plus 7 is 18, which is greater than 6. Okay. So, kung mapapansin nyo, medyo mahaba. Anong pwede natin gawin para masagot natin ng mas mabilis na paraan ito? Ang pwede nyong gawin is kunin nyo lang class yung pinakamalaki. So, in this case, yung pinakamalaking side is yung 11. Ngayon, kuhanin nyo ngayon yung sum ng dalawa. So, ang iti-check nyo lang yung 6 plus 7, is it greater than 11? Since this is true, yes. So, ang answer natin dito is yes. It is possible to make a triangle with sides 6, 11, and 7. Tumingin pa tayo ng mga iba pang example. Halimbawa, meron tayong 9, 9, at 10. Ang pinakamalaking side ay yung 10. So, anong gagawin natin? Ang kukunin lang natin, 9 plus 9, yung dalawang side na yun. Is it greater than 10? The answer is yes. Next. Pinakamalaki dito ay 15. So, kukunin ko yung dalawang natitira. Yun yung i-add ko. 7 plus 7, is it greater than 15? The answer is no. Kaya, no. Hindi tayo makakagawa ng triangle. Next, ang pinakamalaki dito ay 22. So, ang i-add ko ay yung natitirang dalawa. 11 plus 11, is it greater than 22? No. Kasi 11 plus 11 is equal to 22. Next, ang pinakamalaki dito ay 31. 16 plus 16, is it greater than 31? The answer is also no. Because 16 plus 16 is equal to 32. No? 32. Is less than 31. Next, 14, 8, 7. Ang pinakamalaki ay 14. So, iko-compare ko yung 8. I-add ko yung 8 at 7. Is it greater than 14? 8 plus 7 is 15. And that is really greater than 14. Kaya the answer here is yes. Some more. Pinakamalaki natin ay 17. I-add ko ngayon yung 10 plus 13. And is it greater than 17? 10 plus 13 is 23. At mas malaki talaga siya sa 17. Kaya the answer is yes.
Next, 5.7, 4.3, at 11. Pinakamalaki ang 11. So, i-add ko si 5.7, yung natitirang dalawa, plus 4.3. Is it greater than 11? Ano ang 5.7 plus 4.3? That is equal to 10. Pero it is not greater than 11. It is less than 11. Kaya the answer here is no. Lastly, 10, 10, 31. Pinakamalaki ang 31. So, i-add ko si 10 plus 10. Is that greater than 31? 10 plus 10 is 20. Hindi siya greater than 31. Kaya the answer is no. Next triangle inequality naman na importante din is this one. Ang sinasabi niya, if one side of a triangle is longer than a second side, then the angle opposite the first side is larger than the angle opposite the second side. Ang haba niya, no? So, let me explain that. Again, meron ako ditong triangle. Sige sa atin na A is greater than B. This is given. If A is greater than B, hahanapin natin ngayon yung angle opposite ni A. Papangalanan ko yung angle opposite ni small a as capital A. Yung ibig sabihin ng angle opposite, katapat, no? Ito. Si B, asan yung angle opposite niya? Ito. So, itong tatawagin kong B. Si C, ang opposite angle niya itong angle na to. Yun si capital C. Kapag alam natin na si A is greater than B, yung angle opposite ni A, which is capital A, yung measure ni angle A, mas malaki yan kaysa sa measure nung angle opposite ni B. Okay? Tingnan natin ngayon yung mga examples. Name the largest and smallest angle. Para mahanap natin ang largest angle, sino ba yung merong yung pinakamalaking side? Yung 5. This is the longest. And of course, itong si 3, ito yung ating shortest side. So if that is the case, ang longest angle natin ay yung opposite nitong side na measure na 5. So that is angle B. So angle B is now the largest angle. And yung smallest angle natin is yung opposite ng shortest side natin. Ang opposite nitong 3 ay si angle K. Si angle K is our smallest. How about in this case? So, ganun din. Ang longest side natin ay si 8.5. At ang shortest natin ay si 3.5. Kaya naman, ang largest angle natin ay yung opposite nitong longest side. Sino yung opposite niya? Si angle L. Ang smallest angle natin ay yung opposite ng shortest side. Ang opposite ni 3.5 ay si angle F. Next, the triangle inequality na kailangan din natin is parang kabaligtaran ng triangle inequality natin kanina. Ito yung sa triangle inequality 2. Kapag alam natin yung ordering of sides, malalaman natin yung ordering ng angle. Triangle inequality 3 states that kapag alam natin yung ordering ng mga angle, malalaman din natin yung ordering ng mga sides. So, halimbawa, again, meron ako ditong A, B, C, tapos ito si A, ito si B, ito si C. Given sa atin na si measure of angle A is greater than the measure of angle B, given yan, then we can conclude na yung opposite ni angle A na side, which is small a, mas malaki siya kaysa dito sa opposite ni angle B, which is small b. So, halimbawa ito. List the sides in order from shortest to longest. Una, ang pinapa-list sa atin in order dito is yung sides. Pero ang gagawin lang natin, i-order muna natin yung mga angles. So, yung mga angles natin,
from smallest to largest is 15, 42, at saka 123. Para malaman, titingnan lang natin yung mga opposite side. Ano yung opposite side nitong 15? Ito, si BE. So, si BE yung shortest side, followed by 42. Ang opposite side niya ay si EH. Si 123, ito, sino ang opposite side niya? Si BH. Kaya yan yung ordering natin. Ganun din, i-order natin yung mga angles muna. We have 54, 62, at saka 64. Ito yung mga angles natin. So, therefore, yung mga sides, sinong opposite ni 54? Ito, di ba? Si GV. Opposite ni 62, ito, katapat. Si QV. Opposite ni 64, ito, itong side na to, si GQ. Ang next na theorem na pag-aaralan din natin ay ang exterior angle theorem. Una, ano ba ang ibig sabihin ng exterior angle? Pag meron akong given na triangle at i-extend ko yung isang side, yan, itong angle na to, ayan ang tinatawag ko na exterior angle. Ano naman ang ibig sabihin natin ng remote interior angle? Pag sinabi nating remote, yung malayo, hindi niya katabi. Pag sinabing interior, ibig sabihin nasa loob ng triangle. So, asan ang mga remote interior angles natin? Itong dalawang ito. Yan ang ating remote interior angles. Okay? So, for example, ito si A, B, C. Lagyan ko to ng pangalan D, itong point na to. So, ang sinasabi niya, yung measure ni nung exterior angle natin na si BCD, so measure of angle BCD, this is just equal to the sum. I-add lang natin yung measure ni angle A at angle B. Gamitin natin ngayon yung theorem na yun para masagot itong question ito. Find the measure of the indicated angle in each triangle. Anong meron napahanap sa atin dito? QRS. This is just your exterior angle. At sabi sa exterior angle theorem, ang measure na to ay equal lang sa sum ng dalawang remote interior angles, which is equal to 49 plus 80 degrees. The answer is 129 degrees. Next, C, VUS. Ito rin ay exterior angle. So, equal lang to sa sum ng two remote interior angles. Ito ay equal sa 103 plus 53. So, that is 156 degrees. Ang last na theorem na pag-aalala natin for this lesson is the Hinge Theorem. So, titingnan natin. Meron daw ako ditong two triangles. If two triangles have two sets of congruent sides. So, dito meron akong two congruent sides. Ito yung first set ko. Parehas sila. At ito, parehas din sila. Okay? Ano ngayon itong sinasabi niya na included angle? Diba itong sides na to, asan ang included angle niya? Ito, class. Yung angle na na-form nitong dalawang side, that is your included angle. Sabi niya, the larger included angle will have the longer third side. Ang sinasabi niya is yung opposite. Actually, no, ang sinasabi niya, itong opposite, so halimbawa ito tawagin kong A, tawagin kong B. And from here, sino ba yung mas malaking included angle? Mas malaking included angle ito, di ba? Ang mangyayari is si B will be greater than A.
So, halimbawa, dito, gamitin natin yon. Meron akong two triangles, parehas si OE at si SX. Si NE, parehas ni IS. It satisfies the hinge theorem. Ito, this is 90 degrees. Pero ito, this is 93 degrees. This is bigger. So, sabi ng hinge theorem, dapat si IX ang mas malaki as compared kay NO. Si IX mas malaki. So, NO is less than IX. Next, yan, marami tayong given. Anong gusto natin i-compare? Si B at si Y. Okay. So, tingnan muna natin yung markings natin. Ito, 11. 11 parehas. Si 8 parehas dito. Okay? So, meron tayong hinge theorem dito, diba? Pero, okay, dito naman, ang binigay sa atin ay yung side. Alright? Ito yung included angle natin, tama? Okay, ito yung included angle. Ito. Ang gusto nating i-compare ay si angle B at si angle Y. So, ang gagamitin natin dito yung converse naman of the hinge theorem. Tignan natin class yung opposite side, no? Dito, mas malaki si 16 kaysa kay 14, correct? Si 16 is greater than 14. Kaya naman yung opposite angles nila, okay? So, 16, sino ba yun? Si Y. So, si angle Y should be greater than angle B. Kaya naman yung answer natin dito ay less than.